Lord's instruments. I would like to share then about the should be joy and pleasure in kahon natin linggo-linggo. Simply or basically, when you follow the Lord, you are a servant of God. Service galing to the Lord, another thing, hindi lang yung nandun tayo sa sulod, sa simbahan, ha? Pag si-serve natin sa Panginoon, kahit nandun tayo sa work, nandun tayo sa iskwilahan natin, when we are honest, when we do our jobs 100% and very well, kahit hindi tayo nakikita ng ating mga bosses, I tell you, pinagmalaso natin yung character ho natin, yung Christ-like character, nagsiserve tayo kay Lord. So yun po ang pag-uusapan natin ngayong umaga nito. Ngayon, ang passage, that's Zechariah chapter 9, verse 9. I included in the passage, yung compatibility, Jay, no? Anyways, kita ninyo dun sa likod, parang masyadong maliit konti. Okay, I will lead us in the reading. Just join me after. Here we go. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Humbled and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. God bless the reading of His Word. Bago ho tayo magsimula ho sa salita ng Panginoon, manalangin muna tayo. Let us be seated. Ang binasa ho natin na passage, brothers and sisters, ito yung tinatawag ho, according to the Bible scholars, this is what the Bible scholars are saying, the fulfillment of the prophecy of the olden times of the coming or the triumphal entry of our Lord Jesus Christ into the city of Jerusalem. Naalala ho ninyo, 6 na araw bago ho ipinako si Jesus doon sa Kalbaryo. Di ba siya ho'y sumakay sa isang sa isang donkey? Actually ho, isang maliit na donkey, yung nati na donkey. Ang tawag noon, colt. Batang-batang donkey. Asno sa Bisaya. Ganon din mo ba yun sa Tagalog? Siya ho'y sumakay nun. At siya ho'y pumasok ho sa tawag nito, sa city of Jerusalem. Habang siya ho'y nakasakay dahan-dahan yung animal ho, na pumasok ho dun sa city of Jerusalem, para bagang yung entire city was charged with an invisible power of God. Para bang isang malaking bultahe, electricity ho, na galing ho sa langit, hindi ho nakikita ng mga tao, na yung lahat ho, ang buong community ho, population ho ng Jerusalem, alam na alam at feel na feel nila that day, that same hour, yung same time kung saan si Jesus ay pumasok sa kanilang syudad ho, it was something unequal. It was something exceptional. Yung mga tao ho, kasama na yung mga bata na walang, yung mga musmus ba, walang kaalam-alam ho, yung mga tatay, umakyat ko sa mga kahoy, sila ho'y nagputol ho ng mga palma, mga sana. At yung mga bata, nag-iingay talaga sila ng gusto. Sabay ho, sigaw ho ng mga tao. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna to the highest. Hindi ho malalaman ng yun kasi pagbababa ho ang presensya ng Panginoon, may magkakaroon ka talaga ng true conviction ho. Na wala na hong magpupus sa'yo, wala na hong tutulak sa'yo, kusang mo na lang gagawin ho yun. Yung mga tao, dahil sa kanilang galak at sa kasiyahan nila, gusto nilang sambahin ang anak ng Diyos. Hindi lang ho sila nakontento ho sa palma at sa pakaway-kaway ho sa kanilang mga kamay. Ang iba ho, kasi ho ang kasutan ng mga Hudyo noon, hindi ho pareho sa atin. May inner at saka outer garment. Hinubad ho nila yung outer garment, kumbaga wala ho silang red carpet na maibigay ho sa anak ng Diyos. Yung asno kasi, ang distinction niya sa kabayo, yung kabayo, malakas lumakad. At saka tumatakbo, naggagalop na eh. Pero yung asno hindi, mabagal talaga. Eh habang lumalakad yung asno nandun si Jesus, yung mga tao, hinubad nilang kanilang mga damit, ginawa nila ho yung parang red carpet sa anak ng Diyos. Hanggang si Jesus ay nakarating ho sa sentro ho ng siyudad.
at umakyat ho siya sa Bukit ng Olibo. Alam ba ninyo na 700 years or 500 years bago ho yun dumating yung panahon na yun? Kasi yun ang countdown to the crucifixion, di ba? Yung triumphal entry. Sa ating mga Kristiyano, tinatawag natin yan yung Palm Sunday. May tao pa ho dyan? Yun po ang simula ho. Hanggang on the sixth day, it was a Friday, Jesus was nailed on that cursed tree. That cursed tree for Him became a blessing for you and for me. It was the cross. Hello, nandiyan po ba kayo mga kapatid? Amen? I tell you, ladies and gentlemen, mahabang doktrina to, Christian doctrine sa Biblia. Pero I would just leave the narrative of this passage up to here and discuss something different. I would like us to focus somehow, ladies and gentlemen, nandito, I'd like us to talk about that young donkey. Because it was symbolic for you and for me. Kasi yung young donkey na sinakyan ho ni Jesus, naging instrumento ho yun ng anak ng Panginoon. If you will take it, though the Lord is not riding on our back, hello, may tao ho ba dyan? You and me as well, we become servants of the Lord. We become vessels of God. Sa Bisaya na, nahihimutang panudlanan para sa Ginoo, at siya paano pa, el diaton vida yakirase kumuon instrumento para kunel dehaton Senyor. Amen? I remember so well, it was on a September 17, 1987, I was only 14 years old. May isang pinsan ho kami na pumunta ho sa amin, sa aming lugar ho, kasi yung town ho namin sa Sibugay, it's just but a small place, you know, people there, small community. Anyone or everyone knows anyone. Lahat ho, parang kilala. Wala hong sikreto dun sa lugar ho natin. Kasi lahat mga tao, parang kilala ho lahat. Pero there was an interruption which happened on that year, on that time. Unknown to me then, and unknown to everyone, itong pinsan na to, pinuntahan ho kami, inimbita po kami sa isang pagtitipon-tipon gaya ho dito. At saka ho, unang pagkakataon ho yun sa buhay ko po na narinig ko yung purong salita ho ng Diyos. The pure word of God. There was this preacher. Sabi ho niya, would you like to give your life to the Lord Jesus Christ? I didn't hesitate. I was a little embarrassed. Kasi first time po yun. Di ba? Pagbago ho tayo sa simbahan, no? Nahihiyaw tayo. Hindi ho tayo sanay. Yung pagpatataas-taas ng kamay. Yung pagsasayaw-sayaw. Nababuhan po ako. Yung mga tao pa na isabi ho ng amen, amen. Hindi po ba? Sabi ng mga tao, amen. Tsaka sabay ho, praise the Lord. Galing kasi ako sa isang simbahan na yung mga tao doon, hindi ho talaga maiingay. Halos ho kasi lahat natutulog. May tao ho ba dyan? Amen. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, ako'y masaya na nagsiserve kay God. Sabihan mo, ha? Palagpakan doon natin si God. And you know what? Despite I still raised my hand and closed my eyes, this pastor led the prayer and I said, follow the prayer. And I said, Lord, I'm giving my life to you. I'm following you. Please forgive me from all of my sins. And beginning that day, it was already the start, or rather the beginning of this lifelong journey that brought me to this far, na ngayon, oh, nagsiserve ako sa Panginoon. Hindi ko talaga makakalimutan yung araw na yun. By the way, gaya mo din, huwag mo talagang kakalimutan, kapatid, yung unang araw na binigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Kasi yun ang pangalawa mo, yun ang pangalawa mong birthday. May tao ba dyan? Pati yung nung pinanganak kasi tayo sa mundo, yung born again ba? Pangalawang kapanganakan, sabi ni Jesus, you must be born again. Nung tayo unang pinanganak dito sa mundo, wala ho tayong kamalay-malay ho nun. Pero the better thing, you know, ladies and gentlemen, when we were born again or born into the kingdom of God, we were totally conscious. Even up to now, hindi ko talaga yun makakalimutan. And you know what, ladies and gentlemen, that little cousin I have, I so loved.
Ako ho'y nagpapasalamat eternally ho sa ating buhay na Panginoon sa pinsan na yun. Kung hindi siguro dahil sa Kanya, siya ho'y ginamit ng Diyos, hindi ko siguro makita ang Panginoon. Or rather, hindi ako nakita ng Lord. Hindi ako nakasunod sa Panginoon. Ano bang istorya mo? Sino ba yung nagdala sa iyo sa Panginoon? Sino yung nag-led sa iyo kay Lord? Or, take it the other way, there how many people you led to Jesus so far? Thank God, ladies and gentlemen, similar or relative to this donkey, we somehow, not just in a moment, but in a whole lifetime, tayo ho, mga kapatid, ay naging isang instrumento sa Panginoon. Amen? Kaya nga, ang mensahe ngayong umagang ito, to be the Lord's instruments. Lagay ho natin yung dalawa ho nating palma ho, sa ating puso. Sabihan ho natin si Lord, sabihan ko natin, Lord, ako ho'y masaya, ako ho'y may galak na sumusunod sa iyo. Sige ho, sabihan ho natin si Lord, would you tell that? Come on, Lord, ako po'y may saya, ako po'y may galak na sumusunod sa iyo. Palapakan doon natin si God. Come on. Let's talk about the donkey. Okay, ha? Yung asno na yon. Now, this were the facts. According to the New Testament, the Gospel, sabi yon ng mga apostoles, makikita kasi natin itong instance na to sa Matthew, sa Marcos, sa Lucas, at saka sa Juan. Every single gospel of the four first books in the New Testament recorded this story. Sabi ho, itong donkey na to, nobody did ever ride on him. Simula nung ipinanganak siya, hindi pa daw siya nasakyan. Talaga ho. Kasi ho, nire-reserve talaga yun ng Diyos. It was by divine provision. It was by divine power na nire-reserve talaga yon para sa Panginoon. Gaya mo ba para gaya mo at sa akin ho, tayo ho'y ang word niya ni kinoconsecrate, siniset apart tayo ni Lord para ho sa kanyang kaluwalhatian, para ho sa kanyang gloria, para ho sa anak ng ating Diyos, para ho sa Panginoon. Hello, may tao pa ba diyan? Sabi diyan, the next is this animal never saw much a crowd than that day. Siguro, kasi pirme lang si Cornelita Persuga, El Juan, El Dueño, sabi tayo ko sa si Persuga, na imidya kasi yon mga ubang dimyo, no? Diyaga-aga riba, no? El mga ubang dimyo, ni sa tabla de verasan, ho, El Contestadas, gila, si ta-contesta sila, sila, si ta-confirma sila, tabla sila, hindi, ho, hindi, hindi deberasan, sino cierto. Cierto daw. Ha? Por eso, i-aprende niya lang yun. Makinbalik-balik niyo yung tsabakano. Saan di pwede mo si Persuga? Sabi, saya, anong ditong buhay ba? Yung animal, ho? Yung donkey, yung may-ari, hindi talaga yung dinadala ho yun sa syudad. Wala talagang nakikita palagi itong ano, hindi pala nakita ng maraming tao yung ano, yung donkey. Not until Jesus or the apostles untied him. Di ba naalala ho ninyo sa record ho ng Bible? Di ba? Yung may-ari, sabi niya, sino kayo? Parang, ano ho, yung, paano yun sa Tagalog? Yung umalma. Yung may-ari. Kasi sabi ni Lord, you can, you know, between a crossroad, a pork road, sabi sa Biblia, in the middle, there is a donkey tied there on a tree. The Lord said, do not hesitate, untie that animal, bring that animal to me. Sabihan mo yung katabi mo, parang heavy man yung animal, but anyways, donkey na lang. Sabihan mo yung katabi mo, sabihan mo, you and I are like that donkey. Palapakan na natin si Lord. Nakita ko yun ang mayari. Sinabihan niya yung dalawang apostoles na sinugunis, uy, ano yan? Rabbi yan ah, hindi, tep yan ah. Ano yan? Nanginginig ngayon yung mga apostoles kasi hindi pa sila kumuha ng anumang bagay na hindi sa kanila. Datapot yung panahon na yun, ang anak kasi ng Diyos, ang Diyos mismo, ang Lord kasi nagsubo sa kanila. Sinabi ho ng mga apostoles, sabi kasi ng Lord na he would want it. Maybe the owner, prior the evening,
the Lord talked to him already. Maybe an angel popped and talked to the man and told the man, I will use the animal. Gagamitin ko yung animal. Kaya nga hindi na ho, nag-o-object yung may-ari. Sabi niya, sige ho, gamitin nyo na. Kumbaga ho, yung animal, talagang hindi pa siya nakakita ho ng ganong klaseng crowd. Nung si Jesus ay pumasok ho sa Jerusalem, it was by the thousands and even by the millions people raising their hands, waving their hands, children crying out, Hosanna to the Son of the Highest. Now, ito ho yung gusto kong i-share sa inyo. Sabi yung dito, the animal could have thought that those adulations were for him. Alam ba niya yung adulations? Yung mga papuri ba? Hindi ho sanay ang animal makakita ho ng crowd. Much, hindi ho sanay ang animal na nakakarinig ng papuri. Now, inakala siguro, may tawag pa ho dyan? Inakala siguro ng donkey, nung yung mga tao, sabay ho sigaw ho nila, ang bait mo! Sabi yun ng mga bata, ang ganda mo, ang buti mo. Sinasamba ka namin, anak ni David. Hosanna, Son of the Highest. Sabi ho ng donkey, lingon-lingon siya. Nakalimutan niya na may nakasakay pala sa kanyang likod. Inakala niya na yung papuri pala, inakala niya yung mga papuri para sa kanya. Hindi pala para pala sa tao na sumakay ho sa kanya. May tao ho ba dyan? Makikita ko sa likod ko po, mga kapatid, siguro yung kanyang, yung kanyang putot, paganon ganon. Mas, nilakaran pa niya ng more graciously, gumaganon-ganon siya, kumiki-ATI siya. Tapos yung kanyang mata kumikindap-kindap doon, yung tanggig, gano? Sabas, paano yung, Parang may elation ba? Para baga, kung magsiserve tayo sa Panginoon, yung mga tao, hindi ho ma-avoid, masasabihan ho tayo na, ay, kasi pag nandiyan ang anointing, sabihan ho tayo, ang ganda ho ng boses mo. Ay! Hindi kasi sanay ho dyan eh. Paro tayo yung damke eh. No, hindi pa tayo tinawag ho ni Lord, nakatali ho tayo. Hello, amen? Hindi ho tayo sanay ho sa adulation, inakala ho natin. O yung magsishare tayo, ang ganda ho, mag-share mo, brad, sister, pastor. Pag nagsishare ho, tumutulong talaga yung luha ko, umiiyak talaga ako. Now, unang bagay mga kapatid na gusto kong ituro ho sa atin ngayon. Ladies and gentlemen, as I'm laying the foundation, bilang mga instrumento ho, bilang mga alagad ng Panginoon, pagpupurihin ganit tayo ng tao, makakarinig ho tayo ng magagandang mga remarks, yung commendations ho ba, huwag talaga nating kakalimutan na yung lahat ng papuri papasalamat may ibigay ho sa anak ho ng Diyos. Sasabihan ganit tayo, ang ganda mo man magsishare, sabihan na natin, to God be the glory. Ang ganda man ang boses mo, sabihan natin, thank you, sister. Pero itong boses na to para to sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Magmasabi sa iyo, Brad, yung pinag-pipray mo ako, ang lagnat ko ay bumaba ka agad. Numala yung lagnat ko, akala ko magdidengue ako. Brad, siguro may kapangyarihan ikaw. Huwag mong sabihan, ako na muli. Alam mo, tapos gagawa ka ng istorya. May nagbigay kasi sa akin isang maliit na bato, birtud. Yun ang nilalalamon ko. Sisigaw lang ako instead of darna, praise the Lord! Kaya sino yung nililihans ko? Huwag mag-iimbento ha, amen? Remember, you and I are only like that donkey. Tayo ay may importance sa buhay ho sapagkat tayo ay ginagamit ho ng Panginoon. Si Lolo ay nasa buhay ho natin at yung buhay ho natin, have become a vehicle, have become an instrument ho na ginagamit ho ng Lord na mag-toucho ng ibang mga tao. May tao pa ba dyan? Amen? Palapakan daw natin si Lord. Hallelujah. I'm sharing this to us, ladies and gentlemen. Why? Because all of us here, every single one
brother and sister here in the church is a potential vessel for God. Alam ba ninyo na ang goal ho ng Panginoon, hindi tayo habang buhay na taga, hindi tayo habang buhay na umuupo lang. Sabi ho, sa English ho yan, bench warmer. Tagapainit lang ho ng upuan. Every Sunday, we come, we listen, and then we go home, and then wait for another Sunday, come again and listen, and then go home. Wait the following Sunday. Hindi ganun ang plano ho ng Diyos sa buhay natin. Gusto ni Lord, in your own right, there will be that day, there will be that time. Ikaw din gagamitin ng Diyos on your own level. Of course, I will have to qualify. Hindi ho lahat sa atin tatawagin ni Lord bilang pastor. I know, sa mga kabataan, sigurado ako, without a shadow of a doubt, lahat hong mga dreams na meron kayo sa inyong mga puso, ibibigay ho yun ng Panginoon. Kayo hong nagdi-dream na magiging nurse. Kayo hong nagdi-dream na magiging engineer. Kayo hong nagdi-dream na magiging doktor. One day, you will become a nurse. You will become an engineer and you will become a doctor. Successful nurse, successful engineers, and successful doctors. But never forget, as you will become one day, at the same time, God will gonna use you as a nurse, as an engineer, as a doctor that will bring glory and honor to the Lord. Amen? Iyak nang iyak ko kanina ho, mga kapatid, nung kinakanta ho natin ang song, kasi paborito ko yun eh. Matagal na kasi niya kanta, hindi pa pinahanap si Ayan. Siguro it was in the mid-80s, yung "For you alone deserve all glory." Tulog talaga yung luha ko. Para magang it dawned on me na one day, isa din sa mga maraming tao na dadalhin ho nito ni Lord sa church. Kasi kung anong ikaw, anong impluensya mo, yun ang gagawin ni Lord. Yun at dyan magsisimula si Lord. Gagamitin ang buhay mo. Paano ba sa donkey? Because the potential of the donkey was for a transport. It was how the Lord used it. If you're a teacher, one day, you will become, sino yung madadala mo sa church, sa kingdom ni God will also be teachers. If you're a nurse, nurses also you can lead to the church. Now it just dawned on me one day, by God's grace, wala pa hong mga churches sa Buanga City that are crowded or overcrowded with lawyers. It could be one day, Acts as well will be crowded or even overcrowded with lawyers. Habang nag-worship ako sa Panginoon kanina, Lord, thank you. Tulong yung luha ko. Lagay mo na natin ang ating mga kamay ho sa mga puso ho natin. Sabihan na natin si Lord, Lord, gagamitin mo yung buhay ko. Amen. Palampakan na natin si God. Hallelujah. Sa yung donkey, after home, nakarating si Jesus doon sa templo, the Lord dismounted. And the Lord continued to walk towards the temple, and then the opposite of the temple, there was this hill called Mount of Olives. It was there Jesus stayed longer and talked with his apostles. The Lord spoke a lot and many prophecies to them. Marami pa hong mga ano, yung mga propesya sinabi ni Lord sa mga apostoles. Pero what happened to the animal? The animal was gone. Ganun din tayo. Ang purpose ho ng buhay ho natin, hindi ho para mag-build ho ng ating sariling pangalan. Hindi ho para mag-a-attack ng tao para ho sa atin, para ho magiging superstar. Tayo ay nagsiserve sa Panginoon para ho magbigay nga ng kalwalhatian, pasasalamat at pagsamba ho sa Panginoon. Ang object ho ng worship ay hindi ho tayo. Ang object ho ng worship ay hindi yung personalidad ho natin. Ang object ho ng ating worship ay si Jesus. Amen? Naalala ko mga kapatid, noong during 70s, I had that knowledge from books, but even on the mid-80s until the 90s, sikat na pangalan talaga si Billy Graham. Nakarinig na kayo na nagpipreach si Billy Graham. 98 years old na yata si Billy Graham ngayon, 92. Evangelist, living evangelist.
this man caused millions of people to come to the saving knowledge of all of Jesus Christ. Pero yung mga servants kasi ng Panginoon, they just fade. As mortal men, pero the name of the Lord remains. Kasi matanda na ho si Billy Graham. Nawala na ngayon sa limelight si Billy Graham. Pumasok na ngayon yung ibang mga yung mga ibang ministers ho, kaya nila Morris Cirullo. Sino pa ba ho yun? And then later ho si Morris Cirullo, matanda na din si Morris Cirullo. Nalala mo yun siya, pumupunta tayo sa Cebu, pumupunta tayo sa Manila, sa Cagayan, para makikinig lang ho itong mga preachers na to. And then later si Benny Hinn, di ba? Nung sa kabataan pa ho ni Benny Hinn, naalala ko, yung unang nakita namin sa TV, dahil ho, sa kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya ho, iihipan niya ho yung yung mikropono ho, yung power ho ng Panginoon ay magmumubo sa isang simbahan, o sa isang auditorium, sa isang gathering, thousands and hundreds of people will just fall in the presence of God. Isang beses ho, hinubad ho ni Billy Gray, ni Benny Hinn yung kanyang jacket ho, at itinapuno niya sa mga tao, sabi niya, receive the anointing. Sino yung nagapuan sa anointing, sa damit ho ni Billy Gray, Benny Hinn? Fell as well in the presence of God, and you know, sila ho'y napuno ho sa kapangyarihan ho ng Diyos. May mga panahon ho, personally ho, nung nakita ko si Billy Graham noon, sinusunod-sunod ko yung kanyang style. Delete roon kasi nawawala na si Billy Graham. Pati ho si Morris Cirullo, sinusunod ko yung paano magsasalita, yung actuation. Eh, tumanda na rin si Billy at Morris Cirullo. Si Benny Hinn, nung sa kasagsagan, nung siya ginamit ng Panginoon sa kanyang pagsasalita, yung actuation niya, yung style niya, nakokopya ko din eh. Then later on, nandiyan pa man din si Benny Hinn, kahit na si Morris Cirullo, pero may mga bagong personalities na ngayon, ibang personalidad ginagamit ng Panginoon. For example, isa ho sa dalawang mga paborito ko po, si Joseph Prince. Siya ho'y taga Singapore. Pag siya ho'y magpipreach, there's another guy na I like as well. Sabi ho, he's the pastor of the largest independent church in America, si Joel Osteen. Yung magsishare ho. But let me tell you, ladies and gentlemen, similar to these people, they as well are only vessels for God. Kaya nga ho, inaatip nila yung glory ay hindi ho para sa kanila, kundi para ho sa Panginoon. So we will not be like Billy Graham, Morris Cirullo, Benny Hinn, or all of the rest of these mighty men of God whom He is using. But the common ground is this. Lahat po tayo ho, ginagamit po tayo ng Panginoon. We are instruments for the Lord. Amen? Huwag natin kalimutan yan. Bakit tayo nandito ho sa mundo? Para ho magbigay ng glory. Para ho magbigay ho ng honor sa ating Panginoon. Para gagamitin ho tayo ni Lord for His will and for His kingdom to come in this world. May tama pa ho ba dyan? Palapakan doon natin ang buhay ng Panginoon. There are these two most things I would like to share more. May tao pa ho ba dyan? Unang-una ho, dapat matutunan at ma-understand ho natin, ladies and gentlemen, that it is such an honor to serve the Lord. Kailangan ma-instill ho yan, ma-inculcate ho yan sa mga puso't isipan ho natin, mga kapatid, na yung pagsiserve ho sa Panginoon, yun po ay isang malaking honor, isang malaking privilegio. Hello, are you still there? Yung si George W. Bush, siya pa yung presidente ng Amerika, yung kanyang chef cook sa White House was a Filipina na naka-married ng Amerikano. Ay, masaya-masaya talaga yung Pilipinas. Kasi yung tagaluto lang ha, tagaluto ng
pinakamakapangyarihang tao sa balat ng lupa ay Pilipino. Ay na, yung ano, pinakita ko yun sa ABS-CBN at saka sa GMA, pati yung mga bata, feeling proud and ano, nationalistic talaga punta ko sa school. Uy, Pilipino pala yung book ni, ano, ni, tawag nito, ni George Bush. Eh, di ba, si Manny Pacquiao, he's a world renowned icon, di ba, sa boxing, tawag nito, sa sports ng boxing, di ba? Kahit daw saan, ano, dako ng mundo, pag may mga other nationals daw, nakasakay ho ng eroplano, ano, pag malalaman na, uy, you're an Asian, what's your nationality? Di ba, mag-usap-usap yan, I'm a Filipino, oh yay! Manny Pacquiao! May tao ko dyan, paano may brand niya? Manny Pacquiao! Manny Pacquiao! Manny Pacquiao! Can I get a shot with you, man? That's a picture. Oh, I have to say Filipino. Oh, hey, come back to you. Come sit to Manny Pacquiao. Di ba? Di ba? Oh, Miss World, di ba? Oh, feeling talaga. Oh, yung ano, si Miss World, si, ano yung pangalan ni Miss World? Oh, si Pia works back, no? Ah, talagang lahat ng mga Pilipina na nakatrabaho sa labas at saka kahit sa ano, yung mga talagang taas mo yung ano, kasi Pilipino, ano ho? Sino po ba? Oh, ladies and gentlemen, kahit ganyan ka lang at ganito tayo ho, mga kapatid, yung level ho, yung estado, yung honor ho, dapat meron tayong sense of privilege, yung sense of ano ba, yung feeling na we're so honored, we're so privileged na nagsiserve tayo sa Panginoon. Amen? May tao ba dyan? Sabi ho ng Lord, dapat hindi natin ikakahiya ang Diyos. Pag magpunta ho tayo sa Bible, huwag itago yung, hindi pala, magpunta tayo sa church, huwag itago yung Bible masyado. Sabi natin, dadalhin kong Bible ma, ngayon ba, yung pinakamaliit lang maha. Pagsasakay kasi tayo ng jeep, nahihiya ako, tinatanong kasi, Bible yan. Kaya ilalagay ko talaga mahal, tatago ko. Huwag itata, sabihan niyo yung katabi mo, sabi mo, huwag mo ikakahiya ang Lord. Sa eskwelahan, ay! Narinig namin! Kasi nagbabago, ano na ho? Hindi na sumasama, hindi nagtatambay. Bro! Jules, ano bang tawagan ngayon? Born again ka na pala, uy, bilihan. Eh, nakita namin sa ano, Facebook wall mo, may picture, kasama mo, tsaka yung mga kasama mo, at ngayon, praise the Lord. Hindi, sabay-sabay lang ako, may chicks kasi akong pinupuntahan doon eh. By the way, kumbaga, sabi mo nila, kung sa korte ba, pagtatanungin ka daw, are you a born-again Christian? Are you a believer of the Lord? Always or anytime, plead guilty. Nakuha ninyo? Huwag mo sabi, ay, believe ako. Kung sasabihin ka, tagasunod ka kay Kristo, no? Born again ka, no? May Bible ka kasing dala. Huwag mo sabihin, ay, dili, uy. Kuyog-kuyog lang kung ito. May sabihin mo talaga, huwag mong ikakahiya lang ito. Sabihin mo, yes, I am a follower of the Lord. Swerte nga tayo, mga kapatid, sa parang ngayon, pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, kinukudya lang tayo, minsan, no? Yun lang, ho, ang price, yung pagtatawanan mo tayo. Alam man ninyo noon, ang mga mananampalataya, pag sila ho'y nalalaman ba na sumusunod sila kay Jesus Christ, sila ho'y mananampalataya, sila ho'y pinapakain, ho, sa mga leon. Sila ho'y pinapako sa krus, pinapatay, ang iba ho sa kanila, nilalagari yung kanilang katawan, yung malaking ano, malaking troso,
kinukuha yon ng mga Roman soldiers, yung sa ilalim, yung nilalagyan ho ng hole, vacuum, just enough that the human body can be placed inside. At saka yung mga seasoned na mga taga lagari ho ng mga ano, malalaking troso, nilalagari nila yung ano, troso at the same time while believers are inside the lungs. Ganun ho ang price sa kanilang pananampalataya pagsunod ho sa Panginoon. Sabi ho ni Lord, sino ho yung nahihiya para sa Kanya? One of this day, when the Son of Man will appear, the Son of Man will also be embarrassed of Him to the presence of the Father. Would you close your eyes for a moment and raise both of your hands? Sabihan mo si Lord, Lord, hindi ako nahihiya para sa inyo. Sabihan mo si Lord, Lord, I will boldly proclaim you to the world. Sige ho, sabihan mo si God, I will boldly proclaim you to the world. Palakpakan ho natin si God. Sabi ho ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 14. Pwede ho nating basahin. I hope klaro ho yan sa likod. Yung ano, pag-transpose kasi sa one computer to another ho. Sige, basahin doon natin. Sige daw, at the count of three, here we go. 1, 2, 3. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Jesus Christ. Naalala ko, nung doon pa kami ho sa Bible school, sabi ho ng isa sa mga teacher ho namin, ang pagsunod natin sa Panginoon is a profession. Similar to, what profession do you have? Ano yung profession mo? Yung Christian faith po natin is also a profession, but unlike to other profession, yung pagsunod natin ni Jesu Cristo, according to the Apostle Paul, it is a high calling. Ibig sabihin, it is a prestigious one. It is better than anything else. Kaya nga, pag sumusunod ka kay Cristo, you're better than a doctor. You're better than a lawyer. You're better than whatever. Whatever course or whatever profession. Kasi yung mga kapatid, yung mga secular professions natin, hanggang sa mundo lang man po yun. Amen? Pag aalis na tayo dito sa mundo, pagpupunta na tayo sa langit, pag doktor tayo, wala namang may sakit doon. Amen? Kung tayo ay abogado, pag sa langit, wala na hong nag-aaway na kailangan, no? Abogado, sige, kunin kita. Wala na hong mga drug lords doon sa, ano, sa, tawag dito, sa langit na, okay, kailangan na abogado. Diba? Or ano ba? Ano pa bang mga teacher? Wala na hong. Everything there is full knowledge. In heaven is perfection. But alam mo ba, when you're serving the Lord here on earth, even in heaven, we will continue to still serve the Lord. Kaya nga tawag ng highest profession. Meron ako isi-share sa inyo, ho? Just a short or a little experience. Nung sa kabataan ho namin, kami yung mga dini-disciple ng mga pastors ho namin, itong versikulo na to was over-preached and over-extended. Na paano to? Over-preached or over-extended to inasmuch karamihan ho sa amin hindi ho nagpatuloy sa pag-aaral. Huminto talaga sa pag-aaral. Sabi ng mga pastor namin, serving the Lord is the highest profession. What's the use of going to school? Alala ko po, yung isa ho sa mga disciple ho namin, engineer ho siya, yung kanyang, lisensya ho sa pagka-engineer, in the middle of the young believers, pinunin niya ho yun. Tapos, sinunog sa lighter. Yung mga mamahaling libro, pinunin niya yun, itinapo niya yun. Sabi niya, hindi na ako mag-engineer ngayon. Because I'm serving the Lord. Iyak ng iyak yung nanay, pinagalitan ng tatay, yung we spent so much to you. You studied so hard and then nag-resign sa trabaho. Bakit nag-resign ka? Ang laki ng sweldo mo. Kasi aakit ako ng bukid, magpipreach ako doon sa mga tao sa bundok.
So itong mga disciples na to, dumating ko sa amin, yun din ang tinuturo sa amin. Ako po, nakahinto ako ng isang semester. Pumunta din ako sa bundok. Sinunod ko din sila. May isang lugar ho sa kapatid ho ng nanay ko, nandoon sa Dumalino. Umakyat talaga ako 7 kilometers. Pinipreach ko yung mga tao doon. Ganun sila ho. And then later on, I realized, sabi ko, ang hirap pala. Kaya nga, I went back home. And my mother sent me again to school. May iba talagang mga kasamaan mo namin na hindi talaga nag-aral hanggang ngayon. Alam po ninyo, isa ho sa mga regrets nila kasi sabi nila, hindi po man bumalik ang Panginoon. Yung sinasabi kasi namin, huwag na tayong mag-aaral. 1987 yun, 1988, 1999, 89. Babalik na si Lord, hindi matatapos ang decade, ang dekada nito. Maybe yung 1990 o 1991, babalik ang Panginoon. Iyak kami ng Lord. Babalik na ikaw. Hindi na tayo mag-aaral. Dumating naman ang 2000. Yung iba ho, pinospone ang yung date ho ng pagbalik ng Panginoon. Nagkamali kami sa kalkulasyon. Babalik ang Panginoon sa Y2K. Alala lang yung Y2K? Year 2000. Dumating ang year 2000, akala namin yung taon nito, yung computer bug, no? Yung millennial bug, no? 2016 na tayo, kaya I just realized galit na kahit saan tayo dadalhin ng Lord, eh, ano ikaw o saan ikaw na ano yung profession mo, ano yung buhay na gagamitin ni Lord, ano yung buhay na parating mo, gagamitin ka din ng Lord, ano ho? Amen? Kaya nga, let's enjoy serving the Lord. Let's feel the honor to serve God. Amen? Palakpakan naman din si Lord. Meron akong isang versikulo na ipakita ko sa inyo. Bago niyan, sabi dito, when we serve the Lord, we will have all of the privileges. Alam po ninyo, nung nag-serve ako kay God, dami talagang blessings binigay ni Lord sa akin. Mula ho, sa rilos, mamahalin tong rilos na sinuot ko, ito hindi binili ko, binigay ho ng Panginoon. Mula ho, sa rilos, sa laptop ko, sa cellphone ko, ano ba, sa iPad ko, sa sapatos ko, sa pantalon ko, sa damit ko, sa antipara ko, oh my God. All of this hindi ko binili, bigay ito ng Panginoon. Ano yung story mo? Pag mag-serve ka ni Lord, bibigyan talaga ikaw ng privilege. May mga members tayo sa church na may gift sila sa photography, si Ian at saka si Amam. Alam po ninyo, ang gagaling ho nila, pagkukuha sila ng shots, yung gift po nila, ginagamit ho ng Panginoon na maging negosyo nila ngayon. At saka, naging craft talaga nila, they become professional, yung malalaking weddings at malalaking events, kinukuha ho sila, they're being paid well. Kasi ang anointing ni Lord, di ba, ikaw estudyante, anak ka ng Panginoon, kasi nagbabasa ka ng Bible, ang galing mong mag-Ingles, di ba? Pag mag-re-recitation ka, yung mga klase mo, saan mo nakuha yan? Hindi nila alam na binabasa mo pala King James Bible. Galing ng Ingles. Sabi ho ng professor ho na dean ho ng College of Law, nung last Friday, nag-lecture siya, sinusundan ko siya, yung in-explain niya, yun ang binabasa ko. Yung mga kaklase ko, iba na pinaantok na, wala naman, ganun, si palagi yung tingin kasi alas 9 na, hindi pa di-dismiss yung dino namin. Sabi niya, oh, you pastor, because you are good in English, isn't it? Sabi ko, yes. Sabi ko sa sarili ko, ito si Dean, hindi alam na binabasa ko, King James Bible. Privilege, amen. Ang gandang kumanta, kasi simula pa sa bata, ang kinakanta ko sa church, yan saan si BJ? Saan si BJ? Oh, yung si BJ, di ba ma'am? Yun, si Jainer at saka si BJ, oh. Si Jainer at saka si BJ, dito yung lumaki sa simbahan. Lala ko, si Jason magdadrops, pupunta yan si BJ. Oh, di ba, malaki man masyado si BJ, gumanon yan kay Jason, oh. Tinitingnan pa ano magdadrops si Jason. Tapos titingnan sa gitara, sa keyboard. Pupunta dito, yung sino yung magki-keyboard doon, si Ate Ria. Gaganong-ganong din siya.
Tingnan nyo yung bata, halos lahat ng instrumento, magaling. Kantahin, pakantahin mo. Magaling kumanta. And I believe, sa Ateneo din, nag-i-excel tong batang to. Bakit o, pag sumusunod kasi ikaw kay Lord, you will have all privileges. Yung mga anak ko natin, pag magpunta tayo ng simbahan, huwag nating iiwan sa bahay. Dalhin nyo natin sila sa church. Because the church is such a perfect influence for our kids. Amen? Palakpakan doon natin si Lord. Sabi ho ng Proverbs 30 verse 28. Si King Solomon sabi niya, the lizard you can take in your hands, it is in the king's palaces. Ano ba yung Tagalog sa lizards? Sa Bisaya na, talukto. Oh, butiki pala. Maliit lang daw ang butiki, di ba? Mahawakan mo lang daw nga yan sa kamay mo. Pero el butiki daw, makinjutay si ele, pero takidase na magapalasyo. Di ba? Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, pariho tayo sa butiki. Sako ah. Bakit ako nakapunta sa City Hall? Mula pa ho kay Mayor Lobligat, ngayon kay Mayor Ben. Bakit yung mga congressman, kakilala ko, kaibigan ko, by God's grace, si Nunyo, si Lobligat, ngayon, no? At saka, papalit-palit lang ngayon sila ng upuan, no? Ngayon, si Manix Dalipe, kakilala ko yun, yung mga congressman, kakilala ko. Not because they know me as Burley, yeah. They know me as Pastor Burley. Yung presidente ho ng university before I went to, ano, sa Winsor, kaibigan ko na ho si Dr. Milabil Ho. Bakit ho? She knew me as a pastor. Privilege ho mag-serve sa Panginoon. Pasok ako sa PCSO, yung manager. Pwede kong tulungan yung ma'am, yung ano, kasi opirahan, yung ano. Bago lang ho. Yung ano, may isang brother tayo galing sa Upper Sulitan. Nahulog ho, yung kanyang kamay ho, yung buto ho, nadislogi. Inopirahan ho, hindi makalabas, kawawa talaga. Kasi walang pangbayad. Naopirahan na, tawag ng tawag sa balog. Na Brad, sorry. Monday pag yun ko mga nasi mo ha. Pinuntahan ko yung tawag ito, yung sa MSS, ang tawag niya, Department sa General Hospital, kinausap ko, Pastor, ay, pasyente mo pala to. Pastor, ganito na lang gawin mo ako. Kinausap ko, pinuntahan ko, tsaka in less than 5 minutes, brothers and sisters, yung brother, completely yung requirements niya. Sabi na, Pastor, lalabas yan na walang bayan. Eh, kung hindi ako nag-serve kay Lord, papasok ako dun, sino ka man? Ako si Burley ako. Sino ka na eh? Pero ho, kasi nag-serve kay God. Amen? Nung pumasok ko sa College of Law, sabi ko si Dean, I'm a pastor and then I'm serving God. Sabi niya ako, sige, anong gusto mo, Pastor? Section A, Section B? Pag Section A ka kasi privilege, han, pag tatanungin ka ni Dean one day, huwag kang punta sa Section B, Section A talaga. Oh, I will place you in Section A, Pastor, ha? Hindi ako pinatake ng, ano, ng entrance exam. Nagtook ako ho ng LSAT. Sabi ko kay Ma'am Ochi, kung ma'am, kailangan mag-take ng ano, LSAT. Kasi hindi ako makagraduate ngayong March kung walang LSAT. Nag-take ako ng LSAT nung papasok na sa fourth year. Privilege! Anong sinabi dyan? Pag mag-serve ikaw ni Lord, privilege. Amen? Ang ganda ng boses ng daughter ni Loko, ano? Tsaka ang ganda talaga niya. Di ba, Lil? Kanina ho, si Sister M's kasi taga Boardwalk. Talagang, feel happy ako as like a future, ano ba, daddy-in-law. Sinabihan ni MC, ano, si Helen, Len, anong height mo? Ang bata, sabi niya, ate, hindi ko man alam anong height ko. Hindi, punta ka sa Boardwalk, mag-apply ka ng, ano, ng model. Manituta na kasi, lino, nabaitin ko na na, girlfriend. Amen, di ba?
privilege pang mag-serve tayo kay God. Amen? Amen. Bahala na. May sinasabi dyan, okay lang yan, butiki. Basta we are in King's Palace. Amen? Parapangano natin sila. I'm almost done, and this is the last. Sabi ho ng Philippians 4 verse 4. Basahin na doon natin. Sabi dyan, serve the Lord with joy. Then, yung caption ho, 1, 2, 3. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Now, sabi ni Pablo, dapat pag mag-serve tayo ni Lord, happy tayo palagi. Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, smile na hindi dyan. Happy. Dalawang beses sinabi ni, ano, ni Pablo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Alam niyo ba nung sinulat to ni Pablo, nasa preso siya? He had all of the reasons to have self-pity in his life. Pero hindi, sabi niya, let's rejoice serving God. Why we can be happy? It's not just because of the material things. We are happy because our name is written in the Lamb's Book of Life. Amen? We are happy because we are saved. We should be happy because we were in darkness. God brought us into His marvelous light. We are happy because we now are called children of God. Amen? We are happy sapagkat tayong mga parents, yung mga anak natin, ginagabayan ng Panginoon. Yung mga anak natin, binibless ho ng Lord. Yung mga anak natin,